Serap pemasa dari hidup terus kami pantai. Hari itu muri, bapak dari mana is mamba, polis dari mana. Selamat bulio sa buhay. Apa yang kita akan usaha ni, ada kasar dan ada nama. Antum yang mudah ini, kami pilihan dari dan dua masa dua itu. Pangi kau yang kami takui Dios. Selamat kepada Tuhan. Sagabi ko, Panginoon, ay kami ay magpupuling sa sambasayan ng Espiritu at totohan pa sa mga ito ang nais mo. Ito ang hinahanap ko sa iyo, mga anak mo. Lord, salamat po sa buhay ng mga anak mo. Patuloy na kami, Panginoon, ay nato. Kaya, Lord, ang gawain ko sa iyo, ang inabitin. Parang na bahay mo, Diyos. Gawain ko, Panginoon, patuloy na kayo sa iyo. Para sa salita mo, naman ito kami ang sabi nito. Kunan, Lord, na kasiyan mo ito man ng mga pinag. Alakasan ko na, Espiritu at buhay, at higit sa Lord, na makarapahan ng rema sa aking puso, upang sa gayon kayo sa aking paglatan sa mundo nito pa ito. At pag-uwi na kami, at pinapalakas ko ito. Kapag magkita ng iyong salita ko. Salamat po na, na kami pa ito ay may hinihiling niya, na magkikinig pa ito sa iyong salita. Sige sa Lord sa mga natupan na darap sa lugar na ito pa lang. Dahil sa sila, natin dito sa lugar na ito, naligtas at payapa pa. At sa Lord na sa salita mo sa mga una, na pagpapaawin ko Diyos. Kaya Lord na tayo, wag siya. At bigyan ng mga pero sa mga bibig, sa mga labi, bawat pagkuka pa ng labi ay pagiging na katanggapan ka sa iyo, Ama, at yung Lord, sa awitan, alam po namin na ikaw ay naling mo pagkakayang sa pagkakas. As you said in your word, Lord God, that you inhabits the presence of your people, Panginoon. Yes. Salamat po pa sa presensya mo, Panginoon, ang aming mga mararanasan sa gabi nito, Panginoon. Habang kami nagpupuri, habang kami nag-awitan, alam po namin na meron kang gagawin sa pagkakas sa aming Diyos. At sa Lord, ang mga salita mo na narinig mo namin, Panginoon, sa pamagitan ng pagpapanggitan ng online, Lord, ipinagyatas ko namin kayo ang sistema ng kumpayan na maging maligaw sa bawat sa amin na hindi makaroon ng abelya o Diyos na wala po ang pag-aaway sa pamagitan ng gawain ko, Panginoon, at hindi siya, Lord, marinig ko namin pa ng salita na malinaw at wala disturbances sa Panginoon. Isa Lord, tuturo ako kami pa Espiritu, harap kami nakikinig kami ng Panginoon na rin mag-focus pa rin sa salita at ipinababa ko namin ang ayong mga sarili mga lupang sa Bayo Diyos. Ayon sa may taas, harap kami nakikinig pa rin maunawa na rin sa salita. Lahat pa rin sa bahagi ng gawain pa rin ng mga cute restrictions ni Panginoon, Lord, sa anak mo na gagamitin mo, patuloy na gawa sa kanya ang knowledge and wisdom pa rin ng pasalit pa rin. Puro niya sa mga bata pa ano, kung ano ang nais ng Panginoon sa gabi ito. Alam po na po namin ang lahat ng ministeryo pa na magagalang sa lugar na ito pa na ayan. Kapasiyan ng Diyos. Sasamaan po kami hanggang sa matapos ng gawa ng Panginoon. Salamat po ba? At tuloy na po kung pinupuli, pinatakila sa pangalan po ng ayan Panginoon Jesus. Amen. Palapakan po namin. Ito po tayo ng pagkasalit. Chapter 10, verse 1-13. I don't want you to forget, dear brothers and sisters, about our ancestors in the wilderness long ago. All of them were guided by a cloud that moved ahead of them, and all of them walked through the sea on dry ground. In the cloud and in the sea, and all of them were baptized as followers of Moses. And all of them ate the same spiritual food, and all of them drank the same spiritual water. For they drank for the spiritual rock that traveled with them, and the rock was Christ. Yet God was not pleased with most of them, and their bodies were scattered in the wilderness. These things happened as a warning to us, so that we would not break evil things that they did, or worship idols, as
some of them did. As the scripture said, the people celebrated with a feasting and drink, and they indulged in pagan revelry. We must not engage in sexual immorality, as some of them in causing 23,000 of them died in one day. Nor should we put Christ to the test, but some of them did and died for the snake bites, and don't grumble as some of them did, and then were destroyed by the angels of death. These things happened to them as example for us. They were written down to warn us who live at the end of the age. If you think that you standing strong, be careful not to fall. The temptations in your life are no different from what others experience. God is faithful, and He will not allow temptations to be more than you can stand. When you are tempted, He will show you a way out so that you can enjoy. This is the word of the Lord. Let all be seated.